Harleen, ano na ang mga napag-usapan sa pagdinig? Kailan na nananawagan nga ng suporta si Kalayaan Mayor Roberto del Mundo mula sa mga mamabatas na mabigyan tulong ang munisipalidad ng Kalayaan. Sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense, sinabi ng alkalde na bagaman malayo sila sa Ayungin Show, nababahala pa rin anila sila sa patuloy na presensya ng Chinese Coast Guard na nakapaligid sa Pag-asa Island. Kami naman po ay nababahala rin at kahit malayo po sa aming isla, yung Ayungin Shoal, yung Ayungin, ay nakapaligid din po sa amin yung mga sasakyang pandagat ng mga Chinese dyan sa Pag-asa Island. Kami naman po ay namumuhay ng maayos naman sa Pag-asa Island. Wala po kaming kinakatakutan. Kami po ay yung aming mga mamamayan ay talaga pong gustong-gusto pang manatili doon. Humiling sa mga senador si Del Mundo na masuportahan ang nasa 13 proyekto, kabilang ang sasakyang pandagat na yari sa bakal at service vehicle. Ganoon din ang pagpapaayos sa munisipyo na napinsala matapos manalasa ang bagyong Odette, school building, fire building at 13 housing units. Kailangan din anya ng water desalination para sa malinis na supply ng tubig. Samantala, Ella, nagpasalamat naman si Philippine Coast Guard o PCG Commandant Admiral Artemio Abu sa suporta ng mga senador na malaking tulong anya sa moral ng Coast Guard. Si Senate Deputy Minority Leader Rizo Ontiveros isinusulong na maitaas ang intelligence funds ng PCG. Anya, hindi katanggap-tanggap na nasa 10 milyong piso lamang mula taong 2009 ang natatanggap na intelligence funds ng ahensya. Gayong ito ang dumidepensa sa bansa laban sa China. Dito nabanggit din, Ella, ni PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore Jay Tarriela, na naniniwala siyang hindi lalaganap ang misinformation ng China kaugnay ng issues sa West Philippine Sea kung walang state actor na sumusuporta rito. Ella, sa ngayon, nagpapatuloy pa yung pagdinig kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. At yan munang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado.